guys, what's up, nandito naman tayo ngayon para sa panibagong YouTube video guys. So nandito tayo ngayon, syempre, yan o, sa Kuys Bike Shop. Dito lang yan sa MacArthur Highway, harap ng Santo Niño Academy, Bukawi, Bulacan. Yan. So meron tayong panibagong ibabike check ngayon guys. Ayan, pang malupitan to. Marina Mountain Bike. Pero bago yan lahat ang guys, ayan o. Intro guys, diretso agad tayo sa bike check video ng Marine Mountain Bike. So ayan guys, ang ating iba bike check, ang Marine Bolinas Ridge 2. Ayan, sisimulan natin ang bike check sa kanyang frame. Ang frame natin ngayon ay glossy na gray. Tapos napaka-konti ng design niya guys. Oh. So minimalist yung gumawa or nagdesenyo ng frame na to. Napaka-konti ng design niya. Dito sa top tube, may makikita ka lang ditong Bolinas Ridge. Tapos number 2. Ayan, makinis pag kinapa mo. Tapos, wala na. Ayan, wala nang design. Yung kanyang top tube. Tapos dito, sa seat tube, may makikita ka ditong maliit na triangle. Medyo marami na ako na-check na bike na mayroong ganitong design. Ayan, pampatibay daw to. At meron din dito naka-design or naka-dikit na sticker na 27.5 medium. Ayan. Tapos dito, Marine na 86. Siguro ano to, bear. Ayan, na mayroong plug na 86 dito. Tapos dito, mayroong lalagyanan ng pulutan. Then sa kabila, may lalagyanan ng beer. Ayan, so terno yan. At dito, sa kanyang lalagyan ng bottom tube, may mga hinang ng mayroong mga uod ng pagkaka-welding or hinang. Tapos may nakalagay dito, made in Indonesia. Ayan. At ang makikita ka lang dito sa down tube, Marine. Yun lang. At may konting blue. So, napaka-konti. At dito sa kanyang seat stay, wala kang makikitang design. Meron siyang bridge. Meron siyang tornilyohan para sa bike rack at sa tapalodo. At dito sa chain stay, may nakalagay lang dyan na series 1 aluminum. Ayan. So, meron na siyang parang bike skin. Para to siguro sa chain protector, may nakalagay na siya guys, so hindi ka na mamumblema. At ito, ang ganda nito guys, so hindi nakalitaw yung kable niya o yung wire, tago oh. Karamihan sa nababike check ko, litaw yung wire dito. Ito hindi, nakatago lang siya. So dito yan dumaan sa ilalim. Ayan, so dalawa yung wire na dumaan sa ilalim, isang RD saka isang preno. Then dito sa taas ng top tube, dumaan yung FD. Ayan, so external cabling ang ating frame. At dito sa kanyang head tube, sticker to. Sticker na may logo na bear or marine, tapos may star. Straight tube, tapos integrated ball bearing. Ayan, oh. At dito sa suspension fork niya guys, preload dito. Tapos sa kabila, preload din. Ayan. So, parehas may preload. Ganda nito. Wala siyang manual lockout. Nakalagay lang preload din. Preload. Then, may positive saka negative. Magkabilaan yan. So, siguro na-adjust yung bounce yan. Alloy ang kanyang crown. Alloy yung arc. Alloy yung lower. Tapos, napaka-konti talaga ng design. May makikita ka lang ditong 30 SR Suntour XCM. Ayun, ganda ng ating fork ko. 30, ibig sabihin 30 siguro itong kapal na ito. Tapos yung stanchion niya, 100mm ang travel. So siguro, ayun, ang fork natin ay Suntour. Ayan, SR Suntour. Ayan, ganda ng ating fork guys. Oh. Tapos dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Ang hubs niya guys, alloy na quick release. Gawa pa rin niya ng marine. Ayan, Marine. Ayan, nung una kong nakita to, kala ko Marlin. Marine pala. At guys, hindi ko masilip kung silvering. Nakatago kasi siya, oh. May takip siya na goma rito. Ayan, at bilangin natin ng tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes ang ating Marine na alloy hubs na quick release. Yung spokes natin, guys, stainless yan. Yan, oh, ganda nito, naka-stainless ka na spokes. Oh. Tapos, napansin ko, maliit.
maliit yung ano na, yung utong, ano pala, nipples. Ayan, maliit yung nipples niya. Tapos yung double wall alloy rim niya, low profile din. Siguro nasa 15 mm lang to. Ayan, tapos ang gulong niya guys, ito oh. Akala ko fat bike. Akala ko fat bike. Ang napakalapad nito guys. Wala rin ako nakikitang, ayun, meron pala. Ayan, tutuwad tayo. Daily tire. Nakikita nyo ba guys? Daily tire yung tatak ng ating gulong. Ayan oh, daily tire. Tapos ang sukat niya, hanapin natin. Ang sukat niya 27.5 by 2.25. Ayan oh. Oh, doon tayo sa kabila. Ayun, marine pa rin. Marine na dobo, marine na alloy hubs na 2 4 6 8 10 12 14 16 32 holes. Ayan, na quick release. Tapos stainless na spokes. Double wall alloy na rim na low profile. Kaya ako nasabing low profile kasi palagay ko nasa 15 mm lang ang taas nito. At ang gulong niya guys, daily tire na ang sukat ay 27 by asan na, nawala. Pinagtaguan tayo guys. Ayun. 27.5 by 2.25. Ayan oh. At dito tayo sa kanyang cogs guys. Yung cogs niya silver. Ayan. Ano ba yung silver na nabibili sa SM? Ayan, 97.5 ba yun? Bilangin natin ang speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A speed. Kung ako nagkakamali, cassette type to guys. 11 to 28. Kung hindi ako 34 pala. 11 to 34. Tit ang ating cogs na 8 speed. Tapos silipin natin kung sino ang gumawa nung cogs o ano tatak nung cogs. Ano to? Sunrays. Ayan, sunrays yung ating cogs na 8 speed, 11 to 34. Tapos ang ating RD ay Shimano Altus. Ayan. So ang ganda nito, guys, oh. Tapos ito tingnan nyo ang pulley niya. Oh, laki. Promise. Hindi to oversize eh. Gigantic size na to. Ayan, ang laki talaga nito, promise. Laki oh, siguro nasa 50 mm to. Ayan, ang laki oh. Oh, di ba? At dito tayo ngayon sa kadena. Yung kadena niya KMC. Ayan, KMC na narrow. Tapos ang ating FD ay tourney. Ayan, Shimano tourney ang ating FD. At ang ating crankset alloy, ang crank arm 170 mm, 42 ang pinakamalaki, 24, tapos 34 yung nasa gitna. Kung hindi ako nagkakamali, baka lang ating chainring. Tapos itong nakikita nyo na parang star na to, ito, plastic yan, natatanggal yan. Tapos ito, natatanggal din to. Cover lang to, cover. Ayan. At dito tayo ngayon sa seat clamp. Ang seat clamp niya, hindi siya quick release, na may logo ng Marine. Ayan o, mayroon titong bear, not 86. Kung hindi ako nagkakamali, 27.2 ang kapal nito. Alloy ang ating seat post. May logo pa rin ng Marine. So Marine pa rin itong ating seat post. Ang ganda ng seat post natin guys. Oh. So dalawa yung tornilyo na dito. So ang pagkakalam ko, tawag dito guys, straight na seat post. Kasi yung isang nakaganon, setback yun. So pakicorrect na lang ako guys. Ayan. At syempre ang upuan niya manifest. Ayan. Manifest, hindi ka na magpapalit, maganda na to. Siyempre, gawa pa rin yan ng Marine. Ayan, may nakatatak na Marine. So, meron ditong mababaw na kanal. Ayan, umaambon na guys. May mababaw na kanal dyan, so dyan dadalo yung ihi mo. At dito naman, mayroong hiwa. Dyan naman dadaan ang iyong utot. Ayan, diba? At siyempre, ang kanyang pedal, malapad. Ayan, plastic. Tama, plastic ako. Ayan, plastic ako. Ayan, hindi naman guys. Ayan, plastic, tama ako. Ball bearing to. Ayan, ball bearing. Ayan, sumikat ang araw. Kala ko ulan. Ito guys, ang ganda oh. Yung handlebar niya guys. Ito ang inahanap ko na handlebar. Back sweep. Sarap nito oh. Komportable mag-drive ng ganito. Back sweep. At sinukat ko to guys. Nabigla ako. 810 ang haba nito. Promise, haba oh. 810. Alloy ang ating handlebar. Tapos ang ating stem ay 50 mm, gawa pa rin yan ng Marine, alloy din yan.
ang ating headset, marin pa rin, na merong 1-2, dalawang 10mm at dalawang 5mm na spacer. Ayan, o. Oh. Ayan, medyo madilim. Tapos, ano to? Plastic na dust cover. Nagawa pa rin yan ng FSA. May nakikita akong tatak ng FSA dun sa kanyang gilid, guys. Oh. Ayan. At dito tayo ngayon sa preno. Ang preno niya, guys, naka-combo na Shimano. Uy, ang lambot. Ayan, ang lambot, oh. Akala ko hindi ito mechanical sa sobrang lambot. Naka-combo shifter siya na gawa ng Shimano na 8-speed. Sa kabila, ganun din, Shimano na 3-speed combo din. Tapos ito, may libre ng, oh, di ba? May libre ng paninda. Parang titinda ng pandesal. Oh, di ba? At syempre, yung handle grip niya, malambot. Ayan, makapit sa balat. Mayroon tatak na marine. Ayan, sa kabila, ganun din. Ayan, oh, oh di ba? At punta tayo sa kabilang side ng bike. Guys, ito yung kabilang side ng ating bike. Oh. Syempre, makikita na uli natin dyan ang rotor at ang caliper. So, ang rotor niya, 160mm na rotor na wala akong makitang tatak. Ayan, wala nga, wala. Wala. So, 160. At ang ating caliper ay gawa ni Radius. Ayan, oh, Radius ang ating caliper na mechanical na naka-post mount. Uy, naka-post mount. Bihira ako makakita ng mechanical disc brake na naka-post mount. Tapos may barrel adjuster dito. Uy, wow, ang galing. At sa kabila, ganun pa rin, Radius na caliper. Tapos, naka-IS mount dito sa may bandang likod. Tapos, 160mm na rotor na wala pa rin ako makitang tatak. Ayan, o. Oh. At syempre, ito yung kabilang side nung crank set o yung crank arm, 170mm. At ngayon lang ako nakapag-bike check, guys, ng bike na may kasamang ganito. O, oh, diba? O, oh, ang saucy. Uy, ang saucy tingnan, o. Oh. O, oh, diba? So, marine bike, ano to? California. So, imported pala yung bike na binabike check natin, guys. So, from California pala to. Ayan, o. Ayan. So, palagay ko, guys, wala na ako nakalimutan dito sa ating bike check ng Marine Bolinas Ridge 2. So, ayan, guys, ang ating bike check video ng Marine Bolinas Ridge 2. Ayan, o. Nagkakalaga nga pala to, guys, ng 31,000 pesos. Dito lang yan sa Kuys Bike Shop. Ilalagay ko na lang sa description ang kanilang Facebook link, contact number at Google Maps sa mga gusto mag-avail ng binay-check natin na Marine. Pero napakarami pa nilang bike dito, guys. So napakadami mong pagpipilian dito. Merong Trek, may Trinks, may Spunker, etc. Ayan, no? So sadya na lang kayo rito, napakagami niyong pagpipilian. Ayan, ayan. O, kung nagustuhan mo ang video na to, guys, huwag kalimutan pindutin ang like. Mag-comment na rin kung ano masasabi mo sa aking kauna-unahang bike check ng branded bike na Marine. Ayan, o. At huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check video. So hanggang dyan na lang. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!